Ayun, may ano na, may umusbong na sa selong plants ko. 3, 2, 1. Welcome to Mapagkandili TV. Please subscribe. Hello, Kakandili! Welcome to my channel! Ayan, so our episode today ay tungkol sa ating paghahalaman. So ano ba ang gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon ay magpo-propagate tayo ng halaman na tinatawag na selum. Sikat na sikat ngayon ito sa Facebook, sa social media, kung saan nagkakahalaga daw ito ng tumataginting na hindi ko alam, pero alam ko mahal ito. Tama? So, mamaya, aalamin ninyo ang step by step kung paano natin ito gagawin. Bago ang lahat, bigyan ko muna kayo ng kaunting background dito sa aking halaman na selum. Itong selum na to ay medyo malaki na. At kung di ako nagkakamali, meron na itong mahigit isang taon na nasa akin na. Tapos hindi ko pa siya pinropagate kahit minsan. Kaya ngayon, excited ako para magkaroon ito ng bagong baby. So, ito yung ating halaman na ipopropagate ngayon. Ang ating selum plants. Ayan, kung makikita ninyo, ang lalapad na ng mga dahon niya. Ang lalaki na. Ayan po. So, kung bibilin mo ito sa merkado ngayon, medyo mahal na. Hindi lang isang libo siguro, no? Kasi, giant na eh. Malaki na ito. So, ayan yung kagandahan niya. Magiging successful kaya yung selum na ito? Yung propagation ng selum na ito? So, alamin natin yan. So, susubaybayan natin hanggang ika-apat na linggo. Ikatlo hanggang ika-apat na linggo. Ayun, may ano na, may umusbong na sa selum plants ko. Nakikita nyo? Ayan. Yan yung pinagputulan o yung kalahati nung ugat ng selum plants na itinanim ko. Ibinukod ko siya sa isang paso, sa isang pot, at pagkatapos ng tatlong linggo, nakita ko na meron ng umuusbong na bagong baby ang selum plants. Hello Kakandili, ito pala yung isa sa mga selum plants ko na pinropagate ko noong nakaraang tatlong linggo. So kung makikita nyo, ayan, meron na siyang bagong dahon na umusbong. At kailangan, isa sa technique, yung coconut husk na kailangan ilagay sa lupa para maging maayos yung propagation at hindi mamamatay yung selum plants natin. Kakandili, ang una natin gagawin ay bubunutin natin yung halaman na selum sa kanyang pot. So malaki yung pot, pakita natin yung pot. So dahan-dahan natin itong tatanggalan ng niyog, yung pinagbalatan ng niyog at lupa. And then, aalisin natin din ng lupa para maging successful yung pagtatanggal natin ng selum sa pot. So, dapat dahan-dahan. Dahan-dahan pero nasubsub ako. Ayan, dahan-dahan lang. Pakita mo yung ugat, mami. Kung makikita nyo yung mga mother root na ito, ang magsasalba sa ating selum. Ayan, so, ang laki ng ugat. So, ang gagawin natin mamaya, ikakat natin dito. Ayan, so, dahan-dahan kong bubunutin yung ating mother selum plants. Ayan na, hawak ko na. Ayan. So, anong gagawin natin? Kung makapansin ninyo, may mga ugat ito. At puputulin natin mamaya hanggang dito para itanim ulit at magkaroon ng bagong babies.
At ngayon ay ating huhugasan ang ating celum plants. Ang laki ng ugat nito. Kung makikita nyo, ayan, madumi pa at maputik. At ngayon, huhugasan ko na ang mga ugat para luminis ang ating celum. Ayan, kailangan makita natin yung mga ugat nito. At maganda ang pagkakahati mamaya. Ayan, so patuloy natin hugasin yung ugat. So, ang dami niyang ugat kung makikita ninyo. Ayan, so pagkatapos, kung makikita ninyo, ayan, so papakita ko yung mga mother root at ito yung puputulin natin gamit ang ating kutsilyo. Dapat matalim yung kutsilyo natin. Ayan, so hatiin na po natin ngayon. Ayan, so kailangan maayos yung pagkakahati. Ito ay pwedeng dalawa o magiging tatlo ito. So, ibig sabihin, yung propagation natin, makakakuha tayo ng dalawang hati. Ayan. Daming ugat. Kung mapapansin nyo, yan ang magsasalba sa ating sedum. Ayan. Kung makikita ninyo, may maliliit na ugat at merong mother root. So, umpisahan na natin yung pag-cut. Ayan. Unang, cut muna tayo. Ayan. So, nakita natin. Ayan. So, hinahati ko na. Hati ko na yung ating celum. Yan yung unang cut natin. Make sure na matalim yung gagamitin nating kutsilyo o kaya cutter para hindi masira yung pagkakahati natin. Ayan, nakikita ko na malapit ng matanggal. Ayan po. So, nakikita ko na ang tagumpay. Konti na lang at mahahati na natin ito. Ayan na ang unang hati natin. So, ayan, itatanim natin mamaya ito sa isang pot. So, sana tumubo tulad ng una kanina. Ayan, so ilagay muna natin dito. Next, kuha pa tayo ng isa pa. Dahil medyo malaki pa, basta itira natin yung mother root. So, kailangan medyo matalim na kutsilyo ang kukunin ko. Ito. So, medyo matigas na. Make sure na dahan-dahan kayo para hindi masaktan na masyado yung ating sedum. So, gagamitin ko kasi medyo matigas at mahati ng maayos. Ayan. So, tingnan natin. Ayan, naputol na. Ayan, nasa gitna. Konti na lang. Konti na lang. Ayan. So, sana mabuhay ito. Medyo masaklap yung ginawa natin, no? Pero, mabubuhay yan. Ganyan din ang ginawa ko dun sa una natin. Ayan, tingnan natin. So, tusukin na natin ng maliit na kutsilyo para mahati na ng todo yan yung ating sedum. Ang konti na lang. Konti na lang. At makikita na natin, ayan, nahahati na. Sa pangalawa na yan sa ating mga hinati. So, ibig sabihin, nakadalawa tayo na mayroong ugat at itatanim natin yan. Tingnan natin kung uusbong o magkakababy ito after ng apat na linggo. So, yung mother root at natira kasama yung may dahon, mayroon pa namang natirang ugat at itatanim ulit natin yan dun sa ating kinuhang pot kanina. So, 1, 2, dalawa yung aking nakuha dun sa mother celum natin. So, sana magbunga ito. Nakatatlo tayo, no? Ngayon, ang gagawin natin, itatanim ulit natin yung ating mother celum sa dati niyang pot. Tabi muna natin itong nakuha nating mga ugat. So, i-repot ulit natin o ibabalik natin ulit ang ating sedum sa dati niyang pot. So, yan, medyo lumiit na kasi naputulan na natin ito ng laman at saka yung mga ugat niya. Tanggalin muna natin ulit yung kaunting dupa. Ayan. Ayan, so, tinatanggal ko yung dupa nito. Ayan, kapag medyo malalim na, dahan-dahan natin ibalik yung ugat. Ayan, so, naipit ng konti. Bibigyan natin ng coconut husk, so yung buko
pinagbalatan ng buko o yung niyog. Maganda itong ilagay para hindi madunod sa tubig yung ating mga halaman o yung sedum. Kasi once na diniligan natin ito, sinisisip niya yung tubig. So, ayusin natin. Lagay natin yung mga niyog, pinagbalatan ng niyog sa tabi bago natin lagyan ng kanyang dupa. So, sana hindi malanta yung dahon. Pero hindi naman, tulad ng ginawa ko nung una, hindi naman nalanta yung aking pinropagate. At successful naman kasi nakikita ko na yung baby niya. So, i-update ko rin kayo kung anong nangyari sa selum natin, kung mabubuhay ba to o hindi. Kung mabubuhay, mas dadami yung selum natin. So, after 2 weeks, maganda na yung selum natin. 2 weeks to 3 weeks, yan, lilitaw na yung kanyang baby. Yan. So, medyo maganda yung panahon ngayon, kaya ginawa ko ito. Kapag nagpo-propagate tayo ng selum, tandaan ninyo, kailangan hindi tirik na tirik ang araw. At kailangan ang mga selum plants ay nasa shadow lang sa ilalim ng mga puno o sa dilim ng mga puno. So, yung kinalalagyan po ngayon ng selum na ito ay nasa ilalim ng puno ng chiko. So, pagkatapos ng ulan, ginawa ko po ito. Medyo malamig po ang panahon. Ayan. So, after nating lagyan ng lupa, ayan, isisilong ko yan mamaya, no? So, ilalim ng puro ng chiko para hindi mamatay. Ayan. So, ngayon, itatanim natin yung dalawang nakuha natin sa ating mother sedum. Yung una, ilalagay natin sa malaking pot. Ayan. So, mayroon siyang ugat. Na natin. Ilalagay ulit natin yan. Lagyan muna natin ng lupa ang ating pot. Ayan. So, dumihan natin para may kapitan ng ugat. So, eto na. Ayan. Dagdagan natin ng lupa. Kailangan mataba yung lupa natin, no? Tapos, ilagay natin yung ugat doon sa ating blue na pot. Dagdagan natin ng niyog, pinagbalatan ng niyog, para mas maganda at tumubo. Tulad ng sinabi ko, sumisip-sip ito ng tubig kapag dinidiligan. So, kailangan ito. Kapag mayroon ganito, mabubuhay at mabubuhay talaga yung selum natin. Ayan. So, itong makikita ninyo, yan po, nidahan po yan, o balat po yan ng niyog. Ayan. So, lagyan natin ng lupa ulit. Pag nalagyan, kailangan magkahalo yan eh. So, ayan, so lagyan natin ng tupa. Niyog ulit. Ayan, so lagyan ng tupa. Kailangan maayos yung pagkakalagay at make sure na maraming lupa ito. So, pakita natin na malapit nang mapuno yung ating apat. Ayan, kung makikita niyo yung hatin andoon, yung ugat po ang nilagyan natin ng lupa at saka yung pinagbulatan ng niyog. Ayan, so, kaunti na lang, pwede natin yan ilagay dun sa may shadow. So, lagyan muna ulit natin ng ayan, pinagbulatan ng niyog yung coconut ash natin. Ayan, so, okay na po yung ating unang propagation, no? Yung unang paghati natin, pagtatanim natin ng sedum. Okay po. So, konting lupa na lang para mas mabuhay yung ating selum plant. Next, ayan, okay na. Very good. Check. Thumbs up na tayo dito sa isa. Very good tayo dyan. So, isa pa. So, yung pangalawa, ilalagay naman natin sa medyo maliit na paso. So, ito yung pinaka nasa ilalim niya, no? Yan, so, maraming ugat ang ilalagay natin dito. So, make sure na mabubuhay siya. So, tingnan natin yan after 4 weeks kung lilitaw na yung baby niya. So, ulit, talagyan muna natin ng lupa. Ayan. So, maraming lupa ang kailangan muna sa ilalim ng pot. Ayan. So, lagyan natin ng maraming pot. Maraming pot, maraming lupa ang pot. Nyek, nyek. So, ayan. So, gawin natin, ilagay na natin yung pinapropagate nating sedum. Tapos, lagyan ulit natin ng dahon o yung pinagbalatan ng niyog, yung coconut husk.
mustache. Ayan, dapat damihan natin para mas okay, para mas makasigurado tayo na mabubuhay yung ating sedum. Yan, tulad ng dati, lalagyan natin ito at lalagyan ulit ng lupa. So, wala nang arti-arti yan para mas mabuhay yung ating halaman. So, kung makikita ninyo yung mga halaman sa likod ko, ako lahat yung nagtanim. At salamat naman sa Diyos at nabuhay lahat. Ayan. So, bahandahan natin lagyan to. Ayan. Okay. Hanggang maayos natin yung ating huling pinat na serum. Ayan. So, okay na yung pangalawa natin. Maganda na. So, doon natin makikita yung baby niya pag musubong na. So, paglipas ng apat na linggo, titingnan natin kung nabuhay yung ating mga inilipat, no, na sedum plants. Ayan, nakadalawa tayo, mga kakandili. So, ngayon, eto na, yung ating halaman, dapat nasa shadow sila, tulad na sinabi ko. Ayan, so, inilipat natin, o ilalagay natin dun sa ilalim ng puno ng chiko, yung ating mga, para hindi sila maarawan at mabasa masyado ng ulan. Ayan. Eto na yung ating mga sedum. So, nandiyan na yung nabuhay na at saka yung bagong putol ang ugat at saka yung dalawang nilipat natin. So, kanina nakita nyo na yung isa, nagka-baby na. I hope meron na. So, ngayon, tapos na yon. Sa susunod, eto naman po yung ipopropagate natin. Ayan, so yung ating... Para sa next episode, eto naman ang ating ipropagate. Stay tuned po!